This program is brought to you by 8TriMedia Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8TriMedia Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8TriMedia Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang programa ng tunay na prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ayan, ito po ang tinatawag na tunay na paninindigan. Ako po ang inyong kakampi na si Bernard Tan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras hanggang mamayang alas 9. At tatalakayin po natin ang mga issue na maiinit na naganap nitong nakarang araw lang at kahapon, lalo na doon sa hearing na naganap dito sa Committee on Justice, no? Ang dami na naman natin na-discover rito, di ba? Ang gaganda, no? Ito ang maging sinasabi natin na sa wakas, parang tumistigo na rin itong sinasabing high-profile inmate na si JB Sebastian. Pero yung mga pinagsasasabihin niya ron, tila ba hindi sila nagtugma nitong si, ano, ni Jonel Sanchez? May pagkakaiba, eh. Parang may, alam mo yon, may pagkakapareho yung ibang sinabi pero yung mga iba naman parang contradicting, wika nga. So susubukan natin makapanayaman mamaya itong si Congressman Ray Umali, ang chairman ng Committee on Justice dito sa Mababang Kapulungan. At malaman natin sa kanya, kasi sabi niya last na daw yung hearing. So ano na po ba ang kumbaga kanilang obserbasyon? O kaya meron na ba silang mga nakitang mga batas, dahil in aid of legislation ito eh, na mapagtibay itong ating New Bilibid Prison na hindi na po mangyari uli ito. At kung sakasakali, kung may rekomendasyon ba sila sa pagpa-file ng kaso, hindi lamang po siguro kay Secretary De Lima, pati po dito kala General Bucayo at kung sino-sino pang nabanggit doon na with full knowledge na kaya nagkaganon ang New Bilibid Prison. Diba? Dahil hindi naman talaga kakayanin na isang tao yan na tinatawag natin kumukumpas lamang. May mga kasapakat at kasabwat kung tawagin. Na? Ganun yon. Pagkatapos, tayo ay tatalakay din po ng mga kasong mga nakabinbin na po sa iba't ibang panig ng ating husgado at titingnan natin kung paano makakatulong ang kakampi para magkaroon ito ng mga resolusyon. At tatanggap din po tayo ng mga reklamo mula sa ating mga, siyempre, mga kababayan. Pwede po kayong mag-text sa akin dito sa 0977-631-0607 o kaya sa 0949-570-8003. At kung gusto niyo pong tumawag dito sa akin at ako'y makausap, kahit po mag-komento, pwede po ay 412-0288 o di kaya sa 997-7589. Ayan, oo. Ako, sisimulan natin ang pinag-uusapan kahapon, di ba? Ang ika nga,
Sino? Si Sweetie. Di ba? No? Ayos, ano? Kita mo naman, ano? Sino nga ba si Sweetie? Tila ba? Kasi nakakalito ito dahil ang binanggit ni JB Sebastian, no? Tinga nga, mapunta nga tayo doon na iyan. Parinig nga natin yung unang sinabi ni JB Sebastian. Yung una. Lahat ng kontrabando nakapasok muli mula sa cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon-milyong pera ay labas-pasok sa Building 14. At nagmisto lang lahat ng may kinalaman sa drug trade ay pinagsama-sama lamang sa Building 14 upang mas maluwag makagalaw at makapagnegosyo ng shabu. Nakita mo yun? Napakalaking revelasyon nun, di ba? So, ang ibig sabihin lang niyan, paano nga ba lumaganap itong drugs dito sa New Bilibid Prison, tila may kasabihan the gates of hell has opened. Parang ganun bumukas . Bumukas daw yung malapad na pinto at malaya nakakalabas-pasok itong mga kontrabandong ito. Pero iyan, yung unang sinabi niya, yung habang kaming tatlo, yung binanggit niya nung una, ano yung sabi niya rito? Doon sa unang, habang kaming tatlo, sabi niya, ayan, habang hinahanap niya, doon sa lahat ng kontrabando, makapasok muli. Yung habang kaming tatlo, yun yung number one . Ayan, medyo nagkakaroon lang konting problema. Sandali lang, paririnig ko sa inyo yun. Eto na siya. Kasi dumalaw doon si Secretary De Lima . At nandun din daw si Jonel Sanchez, yung kanyang bodyguard. So, sabi niya rito, habang kaming tatlo, kumbaga, kasama si JB na naglalakad, ito po ang kanyang napansin. Diba? Napag-alaman din namin ni Peter ko at ni Tony ko ang mga gawain ng mga ninja. Ayun, oo. So, mali yun. Ang sinasabi niya kasi rito, habang kaming tatlo ni Jonel at Secretary De Lima ay nagkwekwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa, abay nag-holding hands. Nag-holding hands. At narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Jonel na Sweetie. Aba, kita mo nga naman, ano. So sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Diba? Napakabigat na yun, diba? Javan the man. Di ba? Maintindihan mo yun. Tawagin ka naman, Sweetie. Hanapin mo nga ito, Van. Baka makita mo yung sinabi ni Sebastian na habang kaming tatlo ni Jonel at Secretary De Lima ay nagkwekwentuhan, normal lang naman na magkwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Jonel na Sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. How awkward po na ang isang Secretary of Justice noong mga panahon na yon, nakikipagkwentuhan, no? Na malapit dun sa kanyang bodyguard at sa isang presong kagaya ni JB Sebastian. May tawag dito yan this is unbecoming, no? Hindi mo dapat makikitang ganun, na casual lang na nagkwekwentuhan, di ba? So, dito mo makikita na ano po ba meron, Sweetie? At nasabi rin dito ni JB Sebastian na minsan nakapag-abot siya mismo ng 2 million. Personal niyang inabot kay Secretary De Lima. Diba? Na siyang tinanggap ni Secretary De Lima. At tinawagan pa nga siya at inabot niya to kay Jonel at tinawagan ni Jonel si Secretary De Lima at in speakerphone. At narinig nga niya at binati pa siyang Merry Christmas. Ha? Tinanong kung, ma'am, natanggap mo ba yung regalong pinadala ko sa iyo? Oo, thank you. Merry Christmas. Yan daw ang sagot. Di ba? At ang maganda rito sa lumabas din kahapon, itinanggi ni JB Sebastian na siya ay government asset. Di ba? Tinanggi na siya ay government asset.
at tinanggi rin na baka naman ikaw ay inassigned as a government asset na hindi, baka naman di mo alam na asset ka. May ganun eh, no? At ang sabi niya ay hindi. Hindi daw siya government asset. Hindi talaga. At dito nga may conflicting dahil ang sinasabi niya rito, eh tila para bang meron pa silang, ano tawag dito? May rivalry sila ni Colango. Diba? Dahil ang sabi niya, mas malakas daw si Colango kay Secretary De Lima. Diba? Alam mo, kung titingnan mo sitwasyon, hindi dapat nangyayari yan. Kasi sa totoong buhay lang, paano pwedeng maging malakas ang isang preso sa Secretary of Justice? Ang bigat nun, ano? Diba? O, samantala, bago tayo magpatuloy, tatanggap muna tayo ng report mula sa ating kasama sa labas. Ito, ang report na ito ay galing kay Jojo Sikat. Suspect na biglang namaril sa mga pulis, critical sa ospital sa Maynila. Aba, Jojo, come in. Yes, maraming salamat. Kasama ng Bernard Tan, ito at critical sa pag-abutan yung hindi pa nakikita lalaki. Matapos na makipagbarilan sa mga otoridad sa Gate 14 Parola Compound sa lungsod ng Maynila kaninang madaling araw. Ay dito kay Police Inspector William Lopez, Deputy Commander ng Belpan na PCP na nagsasagla ng offline galugan yung kanilang tropa sa lugar nang nakasalubong nila itong suspect na sakay ng motorsiklo. Nagulat sila ng bigla na lamang daw ito nagpaputok kaya't napilitan ng gumanti ang mga otoridad na tinamaan itong suspect. Agad naman isinugod sa gatag sa ospital at di pa nakikilalang suspect na nakuha naman ng isang caliber 38 na barilla. Ito si Jojo Sikat para sa Kakampi sa HI Media TV, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Jojo Sikat. Ayan, nakita mo nga naman. Oh. Mamaya malalaman natin kung bakit biglang namaril ito at ano ang dahilan. Diba? At nakipagbarilan sa pulis. Malamang siguro to hold upper, nasa kote lang. Eh, no? Diba? So anyway, tingnan natin mamaya. Samantala, yung pinag-uusapan nga natin kanina, si Secretary De Lima po ay itinanggi naman po niya yung sinasabi na wala daw siyang talagang natanggap na pera. At ang sabi po niya ay malamang na-pressure lamang daw itong si JB Sebastian na magsalita laban sa kanya. Aba, nakita niyo. Paano naman mape-pressure yung mama samantalang dun mismo sa kanyang pahayag kahapon, although merong tinatawag natin na inconsistency, dahil lumalabas yung salita niya at yung salita ni Jonelle, tila ba hindi nagtugma. Pero may mga pagkakataon na tumugma naman. Una, sinasabi niya rito, ang sabi ni Jonelle Sanchez, hindi daw niya kilala si Herbert Colango. Di ba? Ang sabi naman ni JB Sebastian, imposibleng hindi niya kilala yun. Eh. Tumatanggap siya ng pera dun eh, parang ganun. Di ba? So dun medyo nag-clash yung kanilang affidavits. Pero, sa sinasabing, diba naalala nyo na kwento nung kanyang itong sex video na sinasabi na kumalat, si Jonelle Sanchez ang naglarawan, diba? Isinalarawan niya ito nung affidavit niya, nung nakaraang hearing niya, at dito nga lumabas yung nagsusubuan na saging nasaba, diba? So dito natin makikita, ayon naman ngayon sa kahapon na testimonya ni JB Sebastian, tila ba parang ang basa niya naman, ang basa niya, dahil ang sabi nga niya, nag-holding hands eh. So ang basa niya, tila ba parang may relasyon, napagtanto niya. Dahil sweetie ang tawag kay Jonelle ni Secretary De Lima, tila ba parang may relasyon naman si Jonelle Sanchez kay Secretary De Lima. So ano ba talaga kuya? Ibig sabihin ito ganito, tila may love triangle na lumalabas ito si Jonelle Sanchez. At itong si ano si Ronnie Dayan kay Secretary De Lima. Tila ba parang ganon, di ba? Wag pa natin isama pa natin din yung isa pang escort na nakamotor na taga MMDA. Oh, di ba? So, hindi lang po love triangle to. Love quadrangle. Pang-apat eh. Apat na personalidad, di ba? Pero etong dalawang to mukhang mas mayroon tinatawag na papel na ginampanan
kuha ng perang sinasabi nga na ipinangkampanya o yung pag-raise ng campaign funds nitong si Senator De Lima, natatakbo nga bilang senador nung panahon na yun, siya ay Secretary of Justice. So ito'y inamin din ni JB Sebastian. Diba? Malinaw na inamin ni JB Sebastian. Kaya kumbaga, dito sa mga bagay na ito na sinasabi at pilit na itinatanggi nga ni Senator De Lima, lalabas dito parang ganito po lang yan. Meron na pong sapat na batayan ayon sa Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre na sampahan ang kaso itong si Senator De Lima. Abangan na po natin to sa mga darating pang araw. At hindi lamang po siya dahil may mga iba pa po na personalidad na kasama rito. At dito natin makikita ngayon ang pag-usad naman ng proseso ng justisya. So dito natin meron na mga particular na venue para ipagtanggol ni Senator De Lima o ng mga iba pang mababanggit na sasampahan ng kaso ang kanilang mga sarili pagdating ng panahon na yan. Kasi kumbaga kung ngayon ayaw niyang humarap dito sa Kongreso, malamang sa hindi, dito hindi pwedeng hindi siya humarap. Di ba? At isa pa pong nangyari magandang kaganapan, bagamat tinapos na po ni Chairman Congressman Ray Umali ng Committee on Justice sa Kongreso, yung hearing, sabi nga niya, last na yan, nag-issue naman po sila ng contempt dito kay Ronnie Dayan dahil inisnab nga po yung hearing na apat na beses po ito ginanap, niminsan hindi siya umatempt. Diba? Hindi siya nag-attend. So siya ay na-cite for contempt at inisyuhan na po ng warrant of arrest. Kaya ang sabi, anumang oras na mahuli itong si Mr. Ronnie Dayan, ay maaaring buksan muli itong investigasyon na to in aid of legislation dahil syempre nga naman may bagong development. So tingnan natin, abangan natin yan. At syempre, kahit hindi pa po nakikita si Ronnie Dayan, tulad nga ng binanggit ko kanina, kikilos na po ang DOJ para magsampa ng mga kaukulang kaso dito sa mga taong involved na sinasabing nagpalaganap nga po nitong mga hindi dapat na dumami dito sa panahon ng panunungkulan ni Secretary De Lima na obviously ay isa pong napakalaking kapabayaan. Na ultimo nga po yung General Bukayo, hindi makasagot doon nung sinabing ikaw ang tinatawag na tagapamahala ng mga panahon na yun, hindi mo alam na may concert na nagaganap. Di ba pagka concert, napakalakas niyan. At hindi lang yan. May mga pumapasok na, hindi lamang po ang concert para dun sa loob. May mga pumapasok pong outsider para manood. Diba? Bumibili talaga ng ticket. Di ba? So, hindi ito nalaman ni General Bukayo. So, dito mo makikita. Di ba? Kaya napakahirap po na pagtagniin yun, yung sinasabing hindi mo nalalaman. Gayon lahat dapat na nando doon, alam mo. Di ba? So, yan. Sa oras po na 8:21, Pwetiam di Sapit, magbabalik po ang Kakampi. Manatiling nakatutok sa 8Try Media at 8Try TV. This is 8Try TV. Mantikang makape, mag-dishwashing na zuli! Single global ill that plagues the earth can be traced back to human overpopulation. Humanity is the disease. Inferno is the cure. He created a plague. He left a trail so I can find it. Inferno is being carried to every corner of the earth. Florence, Istanbul, Venice. There are clues all over the world. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mamait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kung saan lumalabas ang pag-aalaga,
At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biojessic po. Biojessic, ma. This is Biojessic po. Biojessic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa 8Tri TV, Cabling Channel 7. Sandigan ng sambayanan ang inyong kakampi, Bernard Tan. At nagbabalik pa rin tayo sa kakampi. Ayan, oh. Pagpatuloy natin yung ating talakayan dun sa hearing na naganap kahapon. Habang inaantay natin, kumakokontakt natin si Congressman Ray Umali na siyang chairman nitong Congressional Committee on Justice dito sa Kongreso, di ba? Para malaman natin sa kanya. So, yung nga yung sinasabi natin kanina na may mga kaukulang kaso na po hinahanda ang DOJ at ito'y kumbaga malalaman natin yan sa mga darating na araw. At dito din natin makikita na ang sabi nga ni Congressman Ray kahapon, mag-resume lamang ito pag nahuli na itong si Ronnie Dayan. So napakalaki din po ng magiging papel nito dahil lumalabas nga rito, base po sa mga salaysay na naganap kahapon, tila ba parang, ang basa ko yun, parang meron love triangle. Diba? At kung sasama pa yung Warren, yung driver naman ng MMDA, quadrangle na po yan. So meron po tayo nung binanggit ni Jonel Sanchez nung nakaraang hearing ng isang linggo, ito po yung sinabi niya. Ito yung sinabi ni Jonel Sanchez. Ha? Ito, maririnig nyo. Ito yung binanggit niya kahapon. Nung isang linggo ito. Ay nagpupusing si his OG malapit sa shower room na hubad-hubad. At ang isa namang video ay nag-BJ si his OG nilima kay Ronnie Dayan. Kayan. Oo. Nakita niya yan. Yun yung pagkakadescribe niya dun sa cellphone na nakita niya na video. Yung isang sinabi niya, yung tungkol dun sa mahiwagang saging na sabah, meron ba tayo nun? Madalas din kami pupunta sa bahay ni OJ de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging sa bahay. Ayun, Chong. Selos ka? Parang ganun eh, no? Sweetie pala ang tawag sa iyo. Diba? So habang kinikwento ito ni Jonel Sanchez na nagsusubuan sila ng saging na sabah habang nagpupunta, na-witness niya yun, ano? Tila ba parang nagulat tayo naman kahapon na ang basa naman ni JB Sebastian sa kanya na ang relasyon naman niya kay Secretary De Lima ay kakaiba. Dahil tawaging gaman naman sweetie, ha? Parang iba, no? Talagang ano, sweetie ang tawag dun. Ayan, samantalang ako ay sasamaan sa linya ng aking kaibigan na si Mang Teddy Villa po ng Las Piñas. Abay, good morning, Mang Teddy. Hello, good morning, sweetie. Ay, natanggap mo ba? Ha? Natanggap mo na ba? Merry Christmas? Hindi, may bago eh. Ah, ano ba? Di ba may bago pa si Makoy? Ah, oo. Ano ba yan, oo? Dako. Alam mo, gumulo lalo yung gumulo, istorya. Gumulo lalo yung istorya. Dahil nang interview si Divina, ay siya kayo nagkakamali. Parang ang basa ko sa sinabi niya, bakla si Jonel. Ang magiging bakla yun, presidential security PSG. Naman, oo. Kasi parang tono ng salita niya, ay diyan kayo nagkakamali. Pero sweetie siya. Kaya sweetie, kasi malambing. Mariano. Naman, no. Tapos sa interview kay De Lima, maghahanap ka siya ng, ano yun? Love life, ay. Uh-huh. Alam yung tama sinabi ni Presidente. Hunger sa sex. Uh-huh. Walang, kasi may sinabi si Presidente na sabi ng mga kamag-anak, yung dalaga ko talagang ganyan na. Wala na tayong magagawa rin. Personal na buhay niya na yun eh. Ang hindi ko lang ano, na ano yun,
pinagtatanggol ng mga kababae sa ng kapahayaan si Dilima. Saan na yun? Ano? Ang nila eh, sinira niya 10 utos ng Diyos, huwag kang makiapid. Diba yung, ano tawag dito, yung sinasabi ng mga pare. Apo. Thou shall not. Oo nga. Yan, bala ko, Bernard, pumunta na si Kihor ngayon eh. Ano po gagawin niya ron? Eh kasi, ang bagal ng Department of Justice na ano eh. 16 na milyon na yung maghahangad na makulong si Dilima, matagal eh. Pupunta na lang ako ng Siki Ho. Kukuha ko ng mga tatlong mangkukulam nun. Nako, tatalab kaya yan. Baka malakas ang pangontra. Para lahat ng mamamagana, magana eh. Nako po. Talaga naman, ano yun, nabagal kasi. Apo. Sabi ni Aguirre, hindi ako pagpapile ng kaso na hindi airtight. Ano pa bang airtight ang gusto niya? Ito, nag-bragload na nga itong ano, nagsasabi. Pero sa akin din, tama rin siya giri minsan kasi madaling tumanggi. Kita mo naman, nagpatanggihan, magkaharap na nga yung dalawa. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Totoo yan. Hindi totoo yan. Totoo. Alin ba talaga, kuya, kung ano tama rin? Tama po. At saka hindi. Siguro, ang pinupuntirya talaga dito ni Justice Secretary Aguirre, ay yung tinatawag po ng mga bank accounts na sinasabi. Ayun, na paano mo nga talaga maililink talaga sa kanya to? Kasi kumbaga parang lumalabas dito, tulad kahapon na binanggit nga na yung isang inuutusan. Di ba? Naalala mo yung nasa sobre lang? Oo. Tapos pupunta ng Metro Bank at magbi-withdraw? Hindi nga alam. Kung checking niya ang dala o ano. Wala siyang malay kung ano, kung kanino naka-address, kung ano. Mm-mm. Diba? At pati yung NBI director na siyang sinasabing yan na... Isa pa, nakakahiya yung gano'n, ano? Mm-hmm. Ako hindi ako papayal, ako director ako ng BFOR, kaya director ako ng NBI. Mm-hmm. Tapos utusan mo ako maghatid ng pera sa'yo, baka ibato ko yung pera sa mukha mo kasi parang nasampal nun, di ba mo? Di ba natatandaan mo sa'yo ng hiwi, sabi ng isang nag-ano kay Ragos na, sabi ni Ragos, tanto dapat tayo sila nilang ang masaya rito. Mm-hmm. Para meron ganun salita siya eh. Tama. Dahil yung isang kasama niyang naghatid ng pera, tara, asan ang pera? Galit pa nga siya doon sa kasama niya, di ba? Nag-arap pa siya. Yung kwento nun ang una. Kasi sinusubaybayan ko naman talaga. Nagulo nung... Pero ito Rogers dapat kasuhan to. Dapat siya, oo. Dahil lumalabas. Ang tanging depensa nga niya, sinasabi nga lang niya, eh yung kanyang sinasabi na noong mga panahon na yun, ang powers that be nga ay si Secretary De Lima at saka si Ronnie Dayang. So para i-please mo itong mga Ronnie powers Dayan, that ikaw, be. Ikaw, oo. Ako nga lang, halimbawa ako, kernel ako o general, i-interviewin ako ng mga mag-interview sa media. Hindi ko sila i-share. Sila mag-address sa akin ng share. Kasi mas may kasumulan. Parang magiging malagta dito kasi takot lahat sa media yung mga nasa ano eh. Sa politiko eh. Tama po. Oo, meron na ako nakausap. Sa araw, ang sabi ko, sayang ang Bicol. Ako bakit kamo? Eh, ang lusog-lusog ng lugar, andyan ang mga magagandang tanawin. Pero bakit hindi umaseso? Kasi, ang tao dyan na politiko, talagang pamumulitika lang talaga inaatupang, hindi inaatupang yung lugar nila. Apo. Kaya maraming galit kaya ano eh, hindi naman natutuwa rin kaya ano kay si Lenny Libredo, magaling lang magsalita. Eh si Dilima, nakita mo naman, palaban pa rin hanggang ngayon. Bakit? Ano meron? Yan na nga. So di ba may kasabihan kasi din tayo, kung ang defense mechanism mo, yun nga. Yung tinatawag natin na magtapang-tapangan ka o di kaya idadivert mo ang issue sa ibang bagay, pwede po yun sa ngayon. Pero pagka airtight po ang kaso at sinampahan ka ng kaso, hindi po exempted yan. Wala, diba? Pero kung ako tatanungin mo, ang gagamitin ko pang laban kay Dilima, yung kapababae niya. Kasi tapang yan, pag si Duterte sinasabihan niya, di naman nagsasalita. Yung tapang yan, pag iba, pero nung hinarap siya ni Sandra Khan eh. Sinabi ni Sandra Khan sa kanya, pakinggan mo. Pagkabastol ka na tayo dito. Di ba? Tama. Nakarap siya. Baka palagda. Hindi naman. Hindi. Kaya ako sa itong hearing na uli. Tinuturo niya, sinagot siya. Tinanak pa kasi ako sa siya, hindi. Ayun ko sabihin, kung
kasabihan, pag binatasan ng bato, iba to mo si De La Rosa, baturin yun eh. Akala ko batuin mo ng tinapay, nasa garapon nga lang. Kasi, ano, si Dilima, ang dapat ilaban mo dyan, si Sandra Cam. At saka si, ano? Eh, kung, buhay, kung malakas mo si Miriam Dito, ay, naku. Tinakta ka na yan. Oo. Dahil check na magiging member si Senator Miriam doon sa Committee on Justice. Naku, hindi ubra yan. Sa ano, sa Facebook na nasa hospital ng dinalaw ni Diego si Miriam. Mm-hmm. May sinabi sa kanya, huwag ka magtitiwala sa mga dilawan at saka sa Vice President mo. Mm-hmm. Pag-iingat ka. Masama na ka sa Facebook. Ayan. Yun ang sabi. Oo. Eh, ako naman, yung hearing mo yung kahapon, kung ako tatanong mo, airtight na rin yun eh. Kaya lang, when nagkakanda na sa hearing, magtatanggihan, magbabatuhan ng ano, pero sa tingin ko, airtight na rin yun yung kahapon, kasi nakita mo naman yung mga galit nga kay General Sanchez eh, dahil nga, malino eh, ano siya. Kasi parang lumalabas dito nga, na parang tila ba siya rin ay may relasyon kay Senator De Lima, pero parang ayaw niya aminin eh. Oh, pero sa patanda mo, sinabi niya, nahawakan niya yung cellphone. Nung makita niya nagsasayo ng nakahubad. Tapos makita niya nag-DJ. Apo. Medyo na ano siya, na nasusukat. Parang ganun. Baka nagsiselos. Eh, hindi lang ano eh. Tingin ko, para. Oo. Eh, nagkataka naman ako si Sebastian, bakit hindi niya kilala yung Junel? Ay, si ano, si Dayan. Si Junel lang ang kilala niya. Yung pa, isa nakakapagtaka talaga. At isa pa nakakapagtaka, si Junel Sanchez, hindi niya kilala si Herbert Colango. Oo. Di ba? Parang, yung mga bagay na yun, eh, medyo parang, dun nga medyo malabo. Ang basa ko kay Sebastian, mayroon sa mga bagay na hino-hold back. Yan. Just in case. At ganun din si ano, Junel Sanchez. Oh, nasa ko sila eh, kasi puprotestahan nila yung sarili nila. When worst comes to worst, saka ko lalabas. Diba sabi ni Sebastian, alam ko ha, mahirap po sa TV. Bibigay ko na sa inyo. So yung mga ibibigay ng pangalan, wala mang mahala yung mga tao dyan na binigay yung pangalan nila. Pero, meron silang mga bagay na hinohold back just in case. Diba, natanong siya kung ano ginawa nila ni Dilip na rin sa ilang oras. Diba, dati pinagtatawa na yan. Sabi ko, ang ka, sinabi niya, walang ganun. Hindi rin natin alam kung meron nun. Siyempre. Hindi rin natin alam kung meron din video yun. Hold back, meron kang kailangan, meron kang alas na hawak. Tama. Kasi nung mga panahon na yan, mababanggit din natin na nabanggit ata ni JB Sebastian yan kay Sandra Cam. Diba? Kaya nga nung nagkakonfrontahan sila kahapon, nagtutungkol dun sa ilang beses ba kayo nagkita ni Senator De Lima nung mga panahon na siya Secretary of Justice, dun sila hindi masyado nagkatugma, diba? Yung private conversation between Sandra Cam and JB Sebastian, kung ano yung ginagawa nila doon sa kubol ng mga tatlong oras o mahigit, yun nga po ang tinanggi ni JB. Pero alam ni Sandra Cam yun. Alam mo, kasi meron dito sino-hold back. Ang Junel Sanchez, may pinagtatagtahan kung mas mataas kay De Lima. Alam nito, kasi PSG ito eh. Walang malilihim dyan. Si, ano naman, si Sebastian, may pinagtatagtahan kung just in case na repeat na siya. Tama. Pero nasaksak ka na eh. Gagawin mo. Diba? Tama. Mahirap yun. Yung mga kakosa mo, baka dumating ang oras, magalit pa sa'yo. Yun ang mahirap. Alam mo kasi sa loob, pag nasa loob ka, yung trust and confidence ng kapano mo, yung salita mo, ano yun eh, yung ino-honor yan. Tama. Pag nasira ka rin, sa'yo. Eh, wala na. Eh, kasi gano'n, pag tinakalan ka dyan, alam mo, sinasabi na na, binabastin. Ang tawag dyan, takal. Pag bumasok ka, tatakalan ka, wala, pwedeng hindi ka. Kasi pag wala kang katak, mag-aagawan ka dyan sa loob. Ayun. Dito ka sana, loob yun. Eh, hindi ko lang alam ang kalakaran niya, kasi iba na eh. Droga na itong pinag-iisapan dyan sa loob eh. Malaking pera eh. Oo. Eh, nangalangan, pinag-aagawan dyan, pag-deliver lang ng bigas. Diba, yung wancho nila, kulay-pulay yung wancho, hindi mo makakain. Talagang natanong si Bingbong, kasi wala na, walang ganyan ng araw. Kasi si Bingbong noon,
nasa medium yan. Ang medium, katabi ng juvenile. Ang juvenile ang hawak ni Bongbong nung araw. Mm-hmm. Ang medium, Metro Manila yan eh. Mm-hmm. Yung MVP sa maximum, mm-hmm. nandun yung mga high profile na kulong. Eh, alam, kaya nagtataka ko eh. Kaya tawa na yung magtatanong. Kasi wala silang alam sa ganung kalakaran. Naman. Wala silang alam. Oo. At saka kumbaga lumalabas nga rito tulad ng binabanggit ninyo, etong lumaganap lang nitong mga nakaraang termino lang, halos ito lang eh. Hindi ito yung sinabi mong noon pa ganito na. Hindi, ito lang talaga eh. At ayun nga sinabi nga ni JB, di ba? Ilalabas ka ng mga bantay mo. Okay, dapat nito, dapat. Ah, yan. Balik ka sa hulungan. Balik. Bibigyan nga ng marino, sa langang balay. Pagka nakatutukan, siguradong patay ka. Hindi ka natutukan dahil napatay ka na. Ganun yung nangyayari ngayon. Nakita mo, nagkain mo. Sabi niya, sa labas nagkakaroon ng lilig. Sa labas. Sa labas. Lilig. Sa labas, bibigyan ka ng pinano siya. Magkano pahinan niya? Wala. Salitaan lang to. Meron akong order ng 100 dyan, tadalawin niya sa akin pag matapos yan. Eh, nangyayari, nagkabukulan, ano lagi niya si Masyad? Kaya ako yan, binukulan ako dyan. Kasi napakahalaga po nung tinatawag ng element of trust, lalo na dun sa lugar nila. Paano ka pa ba magpapalitan ng pirmahan mo? Wala lang ganyan, salita lang. Lalo na sa buo, pag mayol ka, umbosyo ka, kailangan niya sinasabi mo, nagawin mo. Kasi, mawawala yung tiwala sa'yo, binoto ko eh. Siyempre. Sige, mahaba na ako. Sige, thank you. Naku, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa pagtawag. Ayan. Natawag natin si Kuya Teddy Villa ng Las Piñas. Naku, yun nga sinasabi natin. Pero samantala, tayo ay tatanggap muli ng isang report mula sa ating kasama sa labas. Itong report na ito ay galing kay RJ Patrol Nestor Kagitla, programang Angat Buhay, inilunsad ng tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. Ayan. Come in, Nestor. Come in. Good morning, Bernard. Inilunsad ni Vice President Lenny Robredo ang programang Angat Buhay na produkto umano ng kanyang mga nagawa sa loob ng unang 100 araw sa kanyang pwesto. Layunin ng Angat Buhay na masugpo ang kahirapan sa bansa sa nasabing proyekto, present ang higit 120 partner, kabilang ang pribadong sektor tulad ng Ayala Foundation, mga ahensya ng gobyerno kagaya ng Department of Agriculture, international organization tulad ng International Labor Organization. Nakipag-ugnayan din ang nasabing partner sa 51 local government unit para matugunan ang pangangailangan ng mga ito sa nutrition ng food security, universal healthcare, rural development at education. Ilan sa mga LGUs na sakop ng Angat Buhay ay ang lungsod ng Marikina, Bulyon, Palawan, Lambunan, Iloilo at Batilan. Para sa DCRJ 8:10 AM, A-Try TV, ito si Nestor Kagitla, Radyo Bandido. Maraming salamat sa iyo, Nestor Kagitla. A-Try TV, ang oras po ay 8:41, Pwetiam Sitsap, it magbabalik ang kakampi. Manatiling nakatutok sa A-Try Media at A-Try TV. This is A-Try TV. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy White Glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solera Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy world-class performers. Spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, the
Grand Champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy World Class Performers, happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Solaire Resort and Casino. Ticket prices are at $7,000, $5,000, $4,000, $3,000, $2,000, and ₱1,200. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 for DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa 8 Tri-TV, Cable Link, Channel 7. Ang takbuhan ng mga inaapi, kakampi, Bernard Tan. Nagbabalik tayo sa kakampi. Ituloy po natin ang ating pag-aanalisa dito sa sinasabi natin. Samantala, mukhang di natin makontak si Congressman Ray Umali. Pero di bale, may ibang araw pa. Baka pwedeng bukas makontak natin, di ba? Eh, pwede na natin sabihin na napuyat yung mama. Kasi 14 hours ang hearing. Ha? Nakakapagod din po yun. Diretso po yun, 14 oras na ginugol nila rito. Ngayon, ito yung sinabi ni Sebastian. May binanggit siya rito, gusto ko pong linawin at pasinungalingan ang paratang na ako ay untouchable at malakas kay Dilima. Ang totoo ay si Colango ang siyang tunay na malakas sa Bureau of Corrections at kay Dilima. Yan ang sabi niya, di ba? So parang may business rivalry itong dalawang ito. Yan ang malinaw ron. Pero kung titingnan mo rito, ito ang i-analyze niyo mabuti. Ha? Yung binanggit niyang, tatlong araw matapos ang nasabing raid, ang tinutukoy niyang raid, yung nilipat po sa NBI, yung Bilibid 19, na siya ang iniwan, di ba? Ang sabi, tatlong araw matapos ang nasabing raid, kami ay nagkausap ni Junel Sanchez. At isa sa aming napag-usapan ay total naman ako lang ang naiwan sa maximum security compound, tulungan ko raw sa pondo sa darating na eleksyon si DOJ Secretary. So lumalabas, parang si Junel ang nagsabi na siya ang totally naiwan naman doon ay tulungan daw siyang mag-raise ng fund para sa kandidatura ni Secretary Dilima na tatakbong senador nga sa susunod na taon. Ganun yun, no? Pero kung titingnan ninyo, dito lumalabas na bakit nga ba ikaw ang naiwan? Napakaraming tanong nun eh. Na ultimo nga dating ang bisita natin dito na si Sandra kami, nagtaka eh. Nasa dinami-dami nang pwedeng maiwan doon o baka pwedeng walang maiwan dahil nga gaganapin yung raid. 'Di ba? Bakit kailangan ka maiwan doon? Bakit ikaw? 'Di ba? May sagot po diyan si Secretary Dilima. Ang sabi niya, nung una ay hindi daw pwedeng sabihin. Pero kalaunan naipit siya, sinabi rin niya sa isang press con na si JB Sebastian ay asset ng gobyerno. 'Di ba? 'Di ba? Na ang daming tao nagsabing sabay-sabay ng ha? Di ba? Asset siya. Di ba? No? Kahapon nalinawan yan. Nalinawan yan kasi yun ang dahilan eh. Parang lumalabas na sinasabi ni Secretary Dilima ng mga panahon na yan na kaya daw naiwan doon si JB Sebastian ay siya ay asset ng gobyerno. Pero kahapon sa hearing, talagang tahas ang tinanggi ito ni JB Sebastian. At ang sinabi niya ay hindi daw po siya asset ng gobyerno. Kaya hanggang ngayon, napakalaking palaisipan po sa inyong lingkod. Malamang pati sa inyo, no, na nakatagapakinig natin, na bakit nga ba siyang naiwan? No? At bakit siya naiwan talaga at hindi niya alam na siya daw pala asset na? Di ba? Balikan natin yan. Samantalan tayo ay tatanggap muli ng report mula sa ating kasama sa labas. Hey, 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 ang report
report na ito ay galing kay RJ Patroller James De Jesus. Dalawa patay habang apat malubhang nasugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Ilocos. Aba, ano to, James, come in. Kamatayan lang niya, sinapit na niya dalawang lalaki habang apat pa dito ang malubhang nasugatan matapos magsalpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Bigay, Cagayan. Binawihan ang buhay habang nilalapitan ng lula sa paghamutan sila Edgar Carbonel, driver ng motorsiklo, at Matt Ryder na si Reynaldo de Guzman. Tanggi na matinding pagkabagok at pinsala sa ulo. Malubhang namang nasugatan ang isang pangilang kangkas na si Ricky Calandoy at ang sakay ng nakabangga ang motorsiklo na minamaneho ng suspect na si Bernard Grande at ang back rider na si Rick Fabua, Rowing Cardenas, pawang residente ng barangay Dagupan, Lalo. Lumabas sa pagsisiyas at kapwa binabagtas ng dalawang motorsiklo sa magkasalungat na direksyon ng National Highway sa barangay San Lorenzo nang mag-overtake ang suspects sa nihilang kanilang nasalpukan. Dahil sa tindi ng impact, tumilampon ang mga sakay ng dalawang motorsiklo kung kaya't agad na isinugod ang mga ito sa pagamutan para sa paunang lunas. Para sa DCRJ 810 AM 8 TV, ito si James De Jesus. Maraming salamat sa iyo, James De Jesus. Ayun ang sinasabi natin. So, babalikan natin to. Ah. So, yung kanina nga pinag-usapan natin, tuloy lang na, Ellie. Ayan, no? Teka lang, ah. Lagyan natin ang yun. Okay. So, yun nga sinasabi ko, papanong hindi niya nalaman na siya ay asset pala at siya ang tinira. Kaya pakataka pa rin, ano? Bakit ikaw ang napiling itira ron? So, meron kang hindi sinasabi sa amin, eh. Mang JB, ha? Meron kang hindi sinasabi. At dito kayo nagkaroon ng conflict. Itinanggi mo nga na ikaw ay asset ng gobyerno, samantalang sinabi naman ni Secretary, ni Senator De Lima, eh kaya ka itinira ron, eh dahil ikaw nga daw ay asset ng gobyerno. So, alin ba doon sa dalawa talaga? So, ayan na. Ngayon, eto to. Yung binanggit niya na napag-alaman din namin, ito yung dahilan ng kanyang pagkakasaksak eh. Tsaka yung pagkapatay ni Tony ko. Ito yan. Ang sabi niya, napag-alaman din namin ni na Peter ko at Tony ko ang mga gawain ng mga ninja cops. Ito yung binabanggat ni General De La Rosa. Na mga, ito po yung mga pulis na mga ang tinatawag dito, ito mga ninja cops natin. Sila po yung mga nakukumpiskan droga. Yun eh, tinatawag na imbis na i-turn over po nila lahat, ito yung hindi nila ginagawa. Ang ginagawa, nagsusubi sila ng mas marami at kukonti ang kanilang tina-turn over. At ang ginagawa dito sa mga nasa samsam nila na illegal na droga, eh siya nilang inilalako ng patago. O di kaya naghahanap sila ng mapapagbentahan o mga runner nila. Na kalaunan nga, dun lumalabas na yung mga extrajudicial killing ay naiugnay na rin dito. Dahil siyempre, para patahimikin yung kanilang ginawang kabulastugan. Di ba? Yun lang yan eh. So, ang sabi dito ni JB, napag-alaman na din namin ni na Peter ko at Tony ko ang mga gawain ng mga ninja cops na mga galamay ni Clarence Dongail. Kaugnay sa raid na nangyari sa isang bodega ng shabu sa Maykawayan, Bulacan, kung saan si Clarence Dongail ang nagpatrabaho nito gamit ang kanyang mga galamay na mga ninja cops. Isipin mo nga malinaw pa sa sikat ng araw na nakakapag-operate itong si Clarence Dongail sa loob ng NBP na ang gamit ay cellphone at nakikipag-contact siya dito sa mga tao niya na mga ninja cop sa labas. At nung nag-operate ito nga ang sinabi, dahil sa aming nalalaman patungkol sa naturang raid, ito ang sabi ni Sebastian, ha, ito ay malinaw na dahilan kung bakit pinatay si Tony ko at sinaksak ako at si Peter ko ni Clarence Dongay at mga kasama nito upang patahimikin at hindi na makapagsalita tungkol dito. Yan, napakalaking revelasyon na naman. Kaya dapat ito, tingnan ito ng mga otoridad natin. Ano ba itong sinasabi ni JB Sebastian na raid sa Maykawayan, Bulacan, isang bodega ng shabu sa Maykawayan, Bulacan, na ang nag-operate pala nito ay mga ninja cops din base sa utos ni Clarence Dongail. So ito yun. Kaya nung nalaman nila to, ito daw yung nag-ugat ng sinasabing riot daw na hindi naman pala. So malalim pa investigasyon ito eh. So magiging parte ito ng investigasyon nung sinasabing ano ba naganap nung panahon na yan na napatay si Peter ko. Diba? Ah, si Tony ko pala.
O, diba? So, dito natin malalaman na paano ba nangyari na ano bang lugar sa Maykawayan ito? At paano nakapag-operate itong si Clarence? At si Clarence nga ba ang utak dito? No? Si Clarence Dunggail ba talaga? So, ang malinaw sa sinasabi ni JB Sebastian ay ang drugs ay hindi lamang po dito sa loob ng NBP o sa New Bilibid Prison lumaganap. Eh, nag-spill over talaga sa labas dahil ang market nasa labas eh. Diba? Tapos, kung may mga ninja cops ka at mga tiwaling pulis o di kaya matataas na tao pa man din na elected official tulad ng sinasabi ng ating Pangulong Duterte, ay dito mo makikita ang paglaganap niyan. Diba? May factory na kayo nasa loob ng NBP, protektado, matataas ang pader, na halos lahat, pati mga nagbabantay dun, eh, bantay sa lakay na, kaya pala hindi masawa-sawata ito. At saka dito mo makikita, noong mga panahon na kami, eh, tumatalakay pa nung kanilang oplang galugad nun. Di ba? Hindi natin maintindihan. Eh. Hindi sila matapos-tapos. Pero dito pa, patuloy pa rin lumalabas yung mga kontrabandong na ipapasok at na ilalabas. Eh ano sabi ni JB Sebastian tungkol dun? Ha? Yung binabanggit niya kanina na nagbukas tila ang isang gate. Ha? Napakalaking pintuan ng katiwalian dahil nagpasukan at naglabasan na dun ang samot-saring kontrabando. At pati itong mga perks na sinasabi, yung little casino na kinikwento ni Herbert Colango, di ba? Dun nag-proliferate ito eh. Ang sinasabi natin dito, lahat ito ipinagbabawal eh. Na hindi dapat naganap o nagaganap. Kaya nga yung gumawa ng documentary ni JB Sebastian na Amerikano na pinalabas sa Discovery Channel, eh namangha eh. Kasi sabi niya, supposed to be ang prison, kaya nga tinawag na prison yan eh, correctional, di ba? Eh para ikaw ay magsisi sa ginawa mong kasalanan o yung parusang ibinigay sa iyo, tama? Eh dito mukhang ayaw mo nang lumabas sa sarap ng buhay niyo. Di ba? Parang kabaligtaran, tila ba, kaya siya ay namangha. At nakita niya na yung mismong kubol ni JB Sebastian ay may conference room. Di ba? At may mga picture frame pa ng matataas na tao na nakasabit doon. Nakasama siya. Di ba? Kaya talaga nagulat itong taong ito. At ang sabi nga niya, may malaking problema itong prison system dito sa ating bansa. Kaya nga naging bunsod na rin ito. Kaya nga nagkaroon ng ng investigasyon dito sa Kongreso sa prolification ng drugs, no? At hindi lamang po drugs, pati po itong mga perks na sinasabi. Kasi kada perks po, ang sinasabing perks, yung mga tinatawag na konsiderasyon, ha? Yung maganda kubol mo, meron kang bathtub, meron kang jacuzzi, ha? At nakakapagpasok ka ng babae doon, prostitution dahil nagbabayad at may kumita dyan, na ultimo si yung actress na si Rosanna Roses, ay inamin naman niya na nagpapasok siya roon ng babae. At inamin din ito sa hearing ni Herbert Colango na ang pasok doon eh, lumalabas, eh, pinapasa nila, kumbaga, na ibibigay sa kanila ng 25,000, eh naipapasa pa niya na mahigit 75. Isipin mo para pagkakitaan mo yun doon. Nang ano ha, sa salitang legal. Napapagkakitaan ng legal. Bakit? Eh tila ba may blessing eh. Di ba? Kaya yung bang tinatawag natin na ano ang sinasabi natin na noong mga panahon na yan, eh tila pa parang isolated yung area na yan. Kaya nung nalaman ito ni General Magalong, may nakapagsabi, siguro may mga DPA na rin sila, na aminado naman sila, na tinanim nila ron. Kaya nung hinugnat, pinaalam sa kanila itong mga kabalbalan na nangyayari dyan, ano ginawa ni General Magalong? Eh gusto niyang ito isama sana sa usapan nila ni Secretary De Lima noong mga panahon na yun. Pero ano nangyari? Inunahan ni Secretary De Lima etong plano na to ng Cronus, di ba? Etong Oplan Cronus na to. At nagtayo siya na sarili nila, ni Bukayo, di ba? Ng sarili nilang raid, di ba? At kumbaga, ang ginawa nila, inunahan nila, pin-re-empt nila ito. At ang nag-raid dito ay Bucor, pati NBI, na under din naman sa Department of Justice. Imagine mo, ang PIDEA hindi sinama, di ba? Actually, sinama PIDEA, pero ang ni-request nila hindi personnel, aso. Aso ang ni-request. Yung mga drug sniffing dogs ang kanilang ni-request. Hindi yung personnel na dapat nando dun sa pag-raid dahil drugs ang hinahanap. How ironic, di ba? Kaya napakarami pa pong lalabas dito sa mga issue na to. Kaya ayan, bueno tayo na ubusan naman ng oras. Abangan po natin ang susunod na programang Lapid Fire.
eh, ako'y pansamantalang uupo doon dahil wala po ang ating kasamang si Percy Lapid. Sasamahan po ako doon ni Kapiter Talastas. Samantala, patuloy lamang po tayong manindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Dito sa kakampi, wala po talagang kompromiso. Because I fight for truth, I fight for justice, I fight for what is right. Always, absolutely no compromise, because every day, I fight. Kakampi! Kakampi!